So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga, maulang pagbati pala sa inyong lahat dahil dito sa amin sa Northern Samar ay maulan. And ewan ko kung ano yung weather dyan sa inyo, pero dito sa amin maulan, sana hindi naman po abutan ng panggabihan itong madilim na kaulapan at pag-uulan. Kahapon pa nga to, mga minamahal eh. Pero anyway, kahit maulan po dito sa amin, abay, hindi naman po nagpapatinag ang aking balitang dala. Diba? Kasi ganito mga minamahal, alam mo, Kibuloy, kung nakikinig ka man, sayang yung binabayad mo dito sa attorney mong si Torion. Kasi mababa po yung reading comprehension. Maaga silang nagpugay, mga minamahal. Nakala mo, Quezon victory na nila kahapon. Nag-celebrate na sila, napanalo sila, ganyan-ganyan. Naitaboy nila mga kapulisan. Kasi ganito yung nangyari. Naglabas po, nakialam, yung Davao City Regional Trial Court Branch 15, dito nga po sa eksena ng KOJC at ng PNP. So ano yung pakikialam? Naglabas po ng TPO. Ano yung ano po yung nakasaad sa temporary protection order na pinapatanggal yung mga barricades, yung mga barikada, yung mga harang sa papasok at labasan ng compound ni Kibuloy. So okay, yun po yung order mga minamahal. Yun lang po yung order, 'di ba? Wala naman po nakasaad doon na ipinapatigil ang pag-aresto kay Kibuloy. Hindi naintindihan yon ng kulto ni Kibuloy. Ang nangyari, nagsaya sila, nagpugay sila, kung ano-ano pa, parang magpapa-victory party na nga sila eh. Malapit ng magpa-victory party. Ang hindi nila alam mga minamahal, pinapatanggal lang po yung barikada. Pinapatanggal lang po yung mga harang sa loob at labas. Diba? Pabor yun sa kanila. Pabor na pabor yun. Pero hindi man lang nila inintindi. Hindi man lang nila binasa. Mababa kasi yung reading comprehension ng utak ng kulto ni Kibuloy. Nag-celebrate kayo without knowing na hindi naman po pinapatigil ng Davao City Regional Trial Court Branch 15 yung pag-aresto dito kay Kibuloy. So yung kasiyahan nyo, naudlot na naman. Tapos ngayon, galit na naman ulit sila, mga minamahal. Nag-uusok na naman sa galit itong KOJC na bakit ganun lang daw yung order ng Davao City Regional Trial Court. Eh, pabor na nga sa inyo, di ba? Pinatanggal na nga yung barikada. Pinatanggal na nga yung mga harang. Oh, ano pa ba yung gusto ninyo? Di ba? Pinatanggal na para wala nang standoff. Pero, hindi po dyan nagtatapos itong pag-aresto kay Kibuloy. Kung kaya't galit na naman sila, mga minamahal. Ang kanilang kasiyahan na umabot lang ng isang oras na mahigit, napalitan ng galit. Galit na naman sila kasi sinupalpal sila, mga minamahal, ni Nicolas Torre at ni DILG Benhur Abalos. O, ito yung sabi. Ang kapal ng mukha ng ano ng kulto ni Kibuloy, no. Nag-celebrate ng maaga. Hindi man lang binasa ng maayos yung ano, yung TPO order, yung TPO mismo, 'di ba? Nakakaloka. Kaya nga sayang yung binabayad sa lawyer niyo eh. Ang hina ng reading comprehension. O ito yung sabi sa balita. Matapos maisilbi ng Office of the Clerk of Court ang order, agad nag-usap ang abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion at Pier 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. No worries about that. Okay. Hindi talaga tayo alis. Unless there is a specific order for us to vacate the property or vacate the compound and stop the implementation of the warrant of arrest. We have agreed to disagree. Yes, sir. Thank you, attorney. Sa isang hiwalay na panayam, sinabi naman ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na hindi titigil ang mga pulis sa paghahanap sa puganting si Kibuloy. Anya, susundin nila ang utos ng korte hinggil sa mga barikada, ngunit mananatili pa rin ang mga pulis sa compound. Walang sinasabi rito na pinapahinto ang operasyon. Tuloy-tuloy pa rin ang police operation para hanapin si Pastor Kibuloy. Ang ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin namin siyang hahanapin. Dahil kung babasahin natin ang order, tanggalin ang barikada, ang mga barriers, at ang mga blockades. Pero hindi sinasabi rito na titigil kami. Mahahanap na namin si Pastor, tuloy-tuloy pa rin namin ang paghahanap kay Pastor Kibuloy.
Kiit ng kalihim, malapit na nilang matagpuan si Kibuloy kaya't hindi maaaring itigil ang operasyon. Maghahain din anya sila ng busyon para i-clarify ang naturang kautosan dahil may hawak din silang warrants of arrest mula sa korte. Oh, yun! Ang linaw, di ba? Mga minamahal? Sobrang linaw! Oh, see? Oh, maagang nag-celebrate, maaga din umiyak. Tapos, mga minamahal, ang presidente, nagsalita din. Diba? So, paano yan ipapatigil? Eh, yung Pangulo nagsalita. Na ang sabi pa nga ng, ano, ng Pangulo, sinusuportahan niya yung ginagawang pagkilos ng Philippine National Police. Pinagtanggol pa nga ni PBBM yung ano, yung kapulisan laban sa kulto ni Kibuloy. So, paano ipapatigil ang operasyon? Eh, hindi pa nga nahuhuli yung pugante na si Kibuloy. Malapit na. Malapit na kasing mahuli, mga minamahal. Kung kaya't, kung ano-ano na pong mga hallucination, di ba? Ang kanilang mga ginagawa. Nagpapanik na sila, mga minamahal. Lalo pat si PBBM nagsalita. Di ba? Ano yung sabi ni President Marcos? Suportado niya itong ginagawang pagkilos ng PNP. Oh, mayroong balita dito, pinagtanggol niya pa nga eh. Tingnan nyo ha, mga minamahal. Ipinagtanggol naman ni Pangulong Marcos Jr. ang Philippine National Police o PNP. Kasunod ng naging pahayag ng mga miyembro ng KOJC na overkill umano ang dami ng mga ipinakalat na pulis sa naturang compound. At ayon sa Pangulo, sa lawak ng naturang lugar, kakailanganin na malaking puwersa ng otoridad para hanapin si Apollo Kibuloy at mga kapwa akusado nito. Eden Santos sa balita. Walang human rights violation sa operasyon ng pulisya sa paghahanap at pagsilbi ng warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy sa compound ng KOJC sa Davao City. Yan ang mariing sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang ambush interview ng Malacañang Press Corps. Reklamo kasi ng mga miyembro ni Kibuloy, overkill ang dami ng mga pulis na idineploy sa KOJC compound. Sinabi ng Pangulo na sa laki ng KOJC compound na 30 hektarya ay kailangan ng maraming pulis upang mapanatili ang kapayapaan at matiyak ang kaligtasan at seguridad sa lugar. Meron bang human rights violation kung maraming pulis? I don't think so. The reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na isang dosenang pulis. Para hindi na bale yung mga lumalaban o yung mga nagre-resist, nanghaharang, hindi na bale muna yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan mo na agad ng maraming tao. Diba? Paano ipapatigil ang operasyon? Eh, presidente na mismo yung nagsabi. Nakakailanganin pa nga ng mas maraming pulis eh, kasi 30 hectares yung compound ni Kibuloy. Oh, presidente na po mismo ang nagsalita. Diba? Maaga kasi kayong nag-celebrate. Yeah? Yan yung napapala ng maagang pagse-celebrate nang hindi man lang kinaklaro. Diba? Dapat nagkaklaro muna kayo, kinaklarified nyo. Well, kasalanan din ninyo yan kasi mababaw yung reading comprehension nyo. Pero, tingnan nyo, di ba, supalpal na naman kayo. Iiyak na naman kayo, magagalit naman kayo sa ating presidente. Paulit-ulit na lang. At alam nyo mga minamahal kung ano yung sabi ng ating Pangulo, bakit ba ginagawang human shield ni Kibuloy, yung KOJC? Naaawa po mga minamahal ang ating presidente sa ginagawa ni Kibuloy na ginagawa niyang human shield itong kanyang believers. Kasi, mga minamahal, mayroon naman po talaga mga tao na, syempre, nagpapangaral ka, evangelist ka, televangelist ka, may mga naniniwala sa'yo. And nahanap nila yung comfort zone nila sa'yo. Pero wala naman pong permahan doon na nagsasabi na kahit ikaw ay arestuhin, dapat
nandyan sila sa'yo. Diba? Kaya naaawa mga minamahal ang ating Pangulo sa ginagawa ni Kibuloy na instead na sumuko ka na lang para nang hindi na nag-aapoy yung gulo, lumalawak yung gulo. Pero hindi niya po ginawa kasi mas priority niya yung sarili niya. Mas may pakialam si Kibuloy sa sarili niya kesa sa mga naniniwala at sumusuporta sa kanya. Tingnan nyo, may isang namatay. Bakit namatay? Kasi tatlong araw na nagbantay sa labas ng compound ni Kibuloy. Walang tulog. Hindi enough yung pagkain. Diba, mga minamahal? Kulang sa tulog, hindi enough yung pagkain. Tapos nakatutok pa sa tirik ng araw. See? Sino ba naman ang mabubuhay pag ganyan yung routine ng ano? Ng mga believers ni Kibuloy. Diba, mga minamahal? Oh, kung matino yung sinusuportahan yung si Kibuloy, dapat, noon pa man, pinakauna pa lang, kung iniisip na yung kapayapaan, sumuko na yan. Oo. Dapat noon pa yan sumuko. Kaso talagang hinahamon niya yung batas. Hinahamon niya ang ating gobyerno. Yan yung napapala ng mga taong feeling sila yung batas. Ngayon nga lang ako nakakita ng appointed son of God, pero mas gusto yung nagtatago sa tunnel kaysa magtago sa langit. Diba? Mga minamahal, appointed son of God, kaya bakit ka natatakot? Diba? See? Oh, supalpal na naman po, mga minamahal, itong kulto ni Kibuloy. Kaya sayang yung binabayad mo kay Toyon. Mahina yung reading comprehension. Sa sobrang aga niyong nag-celebrate, napaka-aga din ng inyong pagtangis. Diba? Kala niyo, ano, hindi natutulog ang poong may kapal. Ang may kasalanan ay mananagot. Yun yun. Hindi pwede na lisanin na lang ng PNP yung compound ni Kibuloy nang walang dalang Kibuloy. Kasi si Kibuloy lang naman yung pinupunteriya dyan, hindi naman yung KOJC, diba? Bakit kasi kayo nakikialam? Yun yun. Bakit kayo nakikialam? Masyado. Diba? See? Supalpal. Oh, mga bobo kasi. Kumbaga sa madaling sabi, gustong sabihin ng ating presidente, hindi, huwag kayong tumigil sa paghanap kay Kibuloy. Hanapin si Kibuloy. Life must go on. Diba? Panagutan niya yung may mga pagkakasala. Tama yung ginawang approach ng ating presidente, the way na i-handle niya yung issue. Tama yun, PBBM. Kaya maraming nagmamahal sa'yo at sumusuporta dahil even magkaibigan kayo, sinakripisyo mo yung pagkakaibigan ninyo para sa mamamayang Pilipino. Which is, yan po yung isa sa mga rason kung bakit ka nagiging better na presidente sa ibang mga naging pangulo ng bansang Pilipinas. Diba? Yung mga kakamping, hindi nga natin inaasahan na susuportahan nila ang pamamalakad ni PBBM. Hindi naman kasi susuporta yung kakamping sa pamamalakad ni PBBM kung meron mali. Wala namang nakitang mali. Nakikita yung fair and balance. Diba? Kaya nga madami nagko-comment eh. Even nasa Leni daw sila, nakikita nila yung determination ng ating presidente sa pakikipaglaban sa mga masasama. Ano-ano yung mga masasama? Pogo. War on drugs. Diba? Corruption. Cracking down the criminals. Kaya nakikitaan nila na ang ating presidente ay mabuti. Even pa na sila ay Leni Robredo supporters noong panahon ng eleksyon, they still support President Bongbong Marcos because yung pamamalakad niya is napakaganda. May consistency. Yung literal na para sa mamamayang Pilipino. Diba? Oh. See? Iyak na naman sila. Kaya, ganyan po kamandirigma ang ating Pangulo. At saludo sa tapang po ng ating PNP at ng ating DILG. Yung NBI natin, magmeryenda muna kayo doon sa KOJC. Total, magkakakamti kayo. Diba, Albaw? Di umano? Tingnan nyo si Albaw, tahimik ngayon. Diba? Di nga nagsasalita na eh. Oh. See? Halata. Ginagawa kasing negosyo itong kanyang trabaho.
money talks. Di umano. O, yun lang po mga minamahal. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.